Yes mga sir, no? At ang video po na to, no, para po ito sa nagpaplanong gusto o no, gustong magkaroon ng sarili nilang firearms o gusto nilang bumili ng kanilang barrel, no? Una nyo nga pong gagawin ay kailangan kumuha po muna kayo ng ELTO. So, sana po makatulong ang video na to at ang step by steps, no, na aking naranasan sa pagkuha ng ELTO. So, tara po! So ayan po, no, matapos po nating gumawa ng account, no, sa FEO, ang susunod po nating hakbang ay kailangan magpunta po tayo sa Krame o doon sa po sa pag-a-apply niyo ng LTOF, no. Pero kami po kasi, no, sa pinakamalapit po sa amin sa FEO. So, yun po, no, sino po yung malapit sa FEO, pwede po kayong dumiretso na doon at bumili po kayo ng form, kumuha po kayo ng application form ng for LTOF. And then sa third floor po, no, sa third floor ng FEO, meron po doong nagsiserox, pwede po kayong bumili doon ng application form. Around 10 to 20 pesos, kung hindi po ako nagkakamali. At sa tabi po noon, sa taas din, meron doon po doong nag-notaryo, no? Around 100 to 150 po yata ang pa-notaryo doon. So, yun. After po noon, kapag napa-notaryo nyo na po yun, yung papeles nyo, pwede na po kayong bumaba, no? At kailangan po, no, may mga dala-dala na rin po kayong mga requirements just in case po na hanapin o i-check or i-verify ang inyong mga requirements like NBI, parang passport, no? Kailangan may mga xerox na rin po kayo niyan. At police clearance, alam ko kailangan din po, no. Pero just in case lang po, no, magdala na lang din po kayo ng requirements. At pagkatapos niya po, no, no, nakapag-fill up na po kayo ng form at nakapag-panotaryo na po kayo, bumaba po kayo sa ground floor, no, para naman magbayad po kayo ng magpapanyuro na po kayo at drug test. Doon po sa bayaran ng neuro at drug test, magbayad na rin po kayo yung gun safety, yung pagpa-certify, no, kasi kapag nagpa-gun safety po kayo seminar, kailangan ipa-certify nyo pa po yung certificate. So doon din po babayaran 'yon. Marami po ako nakasabay dati, no, na bumabalik pa po doon, no, para ipa-certify o bayaran yung ipapa-certify nilang gun safety. So waste of time po 'yon. So kailangan pag nagbayad ka po ng drug test at saka ng neuro, isabay niyo na po yung pa-certify, yung bayad sa pa-certify ng certificate ng gun safety. Ako po, inuna ko, nandoon din naman po yun, eh, yung drug testing sa ground floor. Na pagbayad nyo, lalabas lang kayo, nandoon na po yung drug testing. Then, pipila po kayo doon, bibigyan kayo ng number. At pagkatapos po nun, kukuha ulit kayo ng number para sa neuro naman. No, mas matagal po kasi yung neuro. Meron po kasing written exam ng neuro at merong verbal exam. No? Yung parang tatanungin ka, yung interview, no, sa neuro. Then after po niyan, ang maganda niyo pong gawin eh pumunta na po kayo sa certify na gun safety seminar ng FEO o ng Krame. So ako po nagpa gun safety po ako sa diyan po sa Arms Corps, no. Diyan po ako nagpa kumuha ng gun safety seminar, no, ng certificate. At paglabas nyo lang po yan ng gate 2, meron doon building, nakalimutan ko lang po yung building. So, pagtanong nyo na lang po doon kung saan kayo pwedeng kumuha ng gun safety. Pero ako po kasi kumuha ako sa Arms Corps. Parang ang binayad ko po doon is 500, no? At after nyo pong mag-seminar ng gun safety, yung certificate po ng gun safety seminar nyo, ipapa-certify nyo po yan. Yun po yung dahilan kung bakit po kayo nagbayad ng 100 pesos doon din po sa cashier na pinagbayaran nyo ng tawag doon ng drug test at saka ng inyong neuro
doon din binabayaran yun. Kaya kung hindi nyo pa po nabayaran yun, babalik po ulit kayo doon para magbayad ng 100. So, di ba, kaya waste of time. Kaya kailangan isabay nyo na po yun. So, ayun po, no? Pag nakuha nyo na yung certificate nyo ng gun safety, ipa-certify nyo na po yun. No? Ipapa-certify nyo na po yan. Patuturo din po sa inyo doon kung saan yung nagsi-certify. Kasi sa akin nun, hindi po sa FEO building pina-certify eh. No? Parang doon po sa kabila, no? Sa kabilang building, palalakad pa po kayo. So anyways, madali lang naman pong matunton yun. So yun! So ayan, no? After nyo nga pong makapagpa-drug test, no? After nyo makapagpa-neuro sa FEO, tsaka mapa-certify yung inyong gun safety, at uwi na po kayo, no? Wala na po kayo ibang gagawin kundi abangan na lang sa inyong account, no? Sa inyong FEO account ang result, no? Ang result ng inyong neuro at FA. So at the same time, pwede nyo na rin pong i-upload ang inyong mga requirements. No, so, yan po, no, nakalagay naman po dyan yung mga requirements. So, i-click nyo po muna, di ba, application form muna ang inyong i-upload. So, pindutin nyo yun and then i-upload attachment nyo po siya dyan. So, ganun din po sa iba. No? So, ibig sabihin, no, pipicturean nyo yung mga requirements nyo. No? Katulad nung 2 valid IDs, yan. Click nyo lang siya and then upload. So, ganun din po sa iba, no? Ganun din po ang gagawin nyo dyan. So, dapat po, inulit ko yung Certificate of Gun Safety, dapat nakapag certify siya. No? Na certify siya ng krame. Okay? Isa po, no, kapag meron pong yan, unahin ko po, no, yung legend, no? Yan po yung mga legend, no? Kapag na-approve, makikita nyo doon sa may mga circle na yan, approved siya, no? Pero kapag meron kayo nakitang ganyan na yan, kapag meron kayo nakitang ganito yan, ibig sabihin resubmit yung nando doon, no? Halimbawa, nandito dito sa proof of income, resubmit siya. So ibig sabihin meron pong hinihingi pa yung FEO. So ilalagay naman po dyan yung comment, no? Magko-comment naman sila dyan kung ano pa yung possible na kulang ninyo. So yan. And then yan sa status niya po, draft, no? Yung pending nga po, no? Naka-pending siya dahil wala pa naman tayong ginagawa. Yan. Sa profile niya, yan, pending. Pero kapag lumabas na po dyan yan, tong examination ng neuro, drug test, at nakumpleto niya na po yung mga requirements, yan, may lalabas na po dyan na for payment na, no? For payment na siya. So magbabayad na po kayo niyan sa land bank, no? So tuturo naman po sa inyo ng land bank kung paano yung babayaran nyo. Yung resibo pong fill upan nyo, yung on call, no? Teka, kunin lang natin. So yan. So dapat ang fill upan nyo po, no, sa land bank, yan, ganyan. Yan. Yung on-call payment slip. Okay? Yan. Tapos may ilalabas po kasing parang confirmation dyan. So yan. Lahat naman po ng info, no, manggagaling sa inyong FEO account. So wala po kayong, hindi po kayo mahihirapan. Kumaga i-check nyo lang talaga yung account ninyo, no, kung ano na po yung status ng yung application ninyo, no, for LTAF. So, kung halimbawa naman po, no, paano po yung kung bumagsak kayo sa neuro? No, sa pagkakaalam ko po kasi, no, pag binagsak nyo yung neuro or kung drug test, parang alam ko 6 months or a year bago ulit kayo mag-take, no? Parang ganun po yata, eh, no? Kung hindi po ako nagkakamali. Parang 6 months, no? 6 months. Na for retake ka po, no? Magre-retake ka ng neuro exam. Anyway, tips ko lang naman po dyan sa neuro, be yourself, no?
maging kampante ka, maging komportable ka doon po sa verbal exam. Even doon sa ano, doon sa written, no? Sabihin niyo lang po yung tunay niyong nararamdaman para hindi kayo mahirapan. So yon. At lalabas din po diyan, no? Diyan sa status niyo may lalabas diyan na parang pinapupunta na kayo sa Krame o pinapupunta na kayo sa FEO, no? At ihanda nyo po doon yung mga original na requirements niyo, original copy ng requirements niyo at yung Xerox, no? Original and Xerox copy. Okay? Na naka-attach po dapat sa long brown envelope. No, yun po kasi yung i-receive nila. So, i-check lang naman po yung original niyo and then yung NBI parang pipilasin, kukunin yung isa, ibibigay sa yung isa. Then yung kukunin original yung syempre yung form, no? Dalawa naman po yung form nyo eh. So, yun. Yun lang po. At after nun, yan, lalabas na dyan. Approved na. Then, okay na. So, makakabili na po kayo ng FA nyo. Yung sa akin po siguro, tumagal din ng a month or 3 weeks, no? Bago po siya na-approve. Basta kung wala naman po kayong problema, kung nakapagpasa naman po kayo kagad at wala naman kayong problema, hindi naman kayo nag-a-addict. So, yun. Ang lumabas po yung drug test ko tsaka neuro, nauna po yung neuro sa akin eh. Parang 3 days lang, kung hindi po ako nagkakamali, no? Parang 3 days lang lumabas yung neuro sa akin. Tapos yung drug test ko, 4 days or 6 days. Sa may ganun po, no? Hindi ko sure kung ano yung nauna. Okay, so yun lang po, no? At sana nakatulong po yung ginawa kong video na to sa pag-apply ng LDOF. Okay? Salamat po. Muli po, no? Nagpapasalamat ako doon sa nag-request. Doon sa mga nag-message po sa akin na gusto daw nila magkaroon ng barrel, paano daw po ba kumuha ng LDOF. So, yan po, no? Sana nakatulong ako. Yan po yung steps na aking ginawa para mapabilis po yung aking pag-proseso ng LDOF. So, yan. Muli po, no? Lakarin po natin ang sarili. No? Huwag po tayong dumaan sa fixer. At nandiyan naman po, no, nasa video naman po yung mga ginastos ko kung magkano yung nagastos ko sa pagkuha ng LDOF. So, enjoy po, no? Enjoy at maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, sana po paki-subscribe po ako at paki-share and paki-like na rin po. At yun po, maraming salamat po.